San Miguel Beermen pasok na sa finals matapos walisin ng Rain or Shine Elasto Painters. Tinabla naman na ng Barangay Ginebra ang kanilang serye kontra sa Meralco Bolts. So San Miguel Beermen pasok na sa finals matapos walisin ng Rain or Shine Elasto Painters. Hindi man lang nga pinaisa nitong unstoppable na Beermen itong sila Coach Cheng Yao at ang Rain or Shine. Pero muntikan na naman ngang manalo itong Rain or Shine kagabi. Maganda ang kanilang nilaro sa halos buong game. Lamang na lamang sila dito sa San Miguel. Sa third quarter pa nga, lumamang sila ng 19 points. At para nga mapapanatili na nila ang kanilang kalamangan at may iwasan ng sweep mula sa Beermen. Pero nakambak nga sila ng San Miguel. Kitang kita naman kila Junmar Fajardo na gustong gusto na nilang tapusin ang serye. Lumabas na naman nga ang pagiging veterano ng San Miguel at ang kanilang pagiging pusong kampiyon. Time and time hindi talaga mapigilan itong Rain or Shine itong si Junmar Fajardo. Lalong lalo na sa second half, dito talaga sila kinakana ni Junmar nitong semis. Masyadong malaki at malakas itong si Junmar para sa Rain or Shine Elasto Painters. Actually, kapag Philippine Cup, talagang mas mahirap depensahan itong si Junmar dahil wala ngang mga imports na kayang makasabay sa kanyang size. Lalong nangingibabaw tuloy itong si Fajardo. Tapos magagaling pa ang mga nakapalibot sa kanya. Kagabi nga katulong niya sila Don Trolliano with 20 points at si CJ Perez naman na may 26 points at ang kanyang tres nga ang naging dagger sa laban. Pero nakaka-impress din naman itong Rain or Shine ni Coach Cheng Yao kahit na na-sweep sila ng Beermen. Kada laro naman binigyan nila ng magandang laban itong Beermen. May ilang games na may chance talaga silang manalo kaya lang sa clutch time sila nadadalin itong San Miguel. Na alam naman natin na championship team kaya sanay na sa mga big moments. Dumako naman tayo sa isa pang serye. Barangay Ginebra tinabla na ang kanilang series matapos tambakan ng Meralco Bolts kagabi. Sa first quarter pa lang lumamang na ng malaki itong Ginebra. I think magandang naging adjustment ni Coach Tim Cone. Binalik niya si LA Tenorio sa kanyang starting five at gumawa nga agad ng impact itong veterano ng Gene Kings sa kanyang playmaking. Ini-involve nga niya agad ang kanyang mga teammates sa kanilang opensa. Kaya naman from the start maganda na ang nilaro nitong Barangay Ginebra. Scottie Thompson, finally, nagkaroon na ng magandang game ngayong semis. Inaasahan nga ng mga Ginebra fans na makakabawi itong si Scottie dahil sa first 3 games, nag-average lamang ito ng 5.5 points, 4.5 rebounds, at 4 assists. Kagabi, nagtala si Scottie Thompson ng 15 points at 5 rebounds. Si C-Stand naman, consistent pa rin mga kabakets. Umiscore na naman ng 15 points. Medyo masama lang ang kanyang shooting kagabi. 7 out of 20. Pero this series, nag-average naman itong si C-Stand ng 20 points per game. So far, wala pa rin solusyon itong Meralco sa pang-bubuldoze sa kanila ni C-Stand sa painted area. So best of 3 na lang itong serye ng Ginebra at Meralco. Bukas na ulit ang laban nila at crucial nga itong Game 5. Dahil 80% ng nananalo sa Game 5 ay yun na rin ang nananalo sa series. So sa tingin nyo, sino bang mananalo sa Game 5? Ang Barangay Ginebra ba o ang Meralco Bolts?